sana maksain bibirnya ini tulang kuda isip ko rin laging malisa ngayon ang buhay ko alam ko ang pinutubo ang landas na pinili ko ay ang pag-ibig ngunit dito landas ng pag-ibig tuloy buhay na walang pati landas ng panawa tuloy buhay na mawawasan. Thank you.
Magandang araw po at magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. At dito ay sa Toronto ay linggo po ng alas 4:30 ng hapon. At diyan sa Pilipinas ay linggo na kayo ng madaling araw ng umaga diyan, alas 5:30. So magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan diyan sa Pilipinas. At excuse me. Una sa lahat ay habang pinapatugtog ko itong awitin, no? Itong isa sa mga paborito kong excuse me. Noong mga 80s pa ito eh. Isang dakot ng kanyang himala ang pangalan ng album. Ito yung mga Shalom Singers. Ito yung mga nabilanggo eh noong araw at lumikha sila ng awitin sa loob ng kulungan. Ewan ko kung itong mga anong ito nakalaya na. Siguro nakalaya na itong mga singers na ito. Pakaganda ng mga awitin nila, no? Mga Shalom Singers yan eh. Sa likod ng Reyes na Bakal, yan ang kanilang album, isang dakot ng kanyang himala. Magandang umaga po at tinutuloy po natin ang ating series, no? Kasi kaya ka po pinatugtog yung mga music na yon ay may kinalalaman sa biyaya eh, itong ating paksa. Kasi Ephesians chapter 2 eh, so this is more on grace, you know? More on biyaya, kagandahang loob ng Diyos. So ating pag-aaralan mamaya kung ano yung tungkol sa ebanghelyo ng biyaya mamaya. Maganda ito eh. Ito ay palagi nating ipinapangaral sa mga ano, sa mga evangelism, sa mga crusades, sa mga Bible studies. So malalaman natin kung ano ang sinasabi ni Apostle Paul tungkol sa biyaya ng Diyos na may kinalalaman sa ating kaligtasan. Bago tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Maraming banal, maraming salamat po muli sa panibagong araw na ito na ibinigay mo sa aming lahat. Matatapos na po ang araw ng linggo dito sa Toronto at panibagong araw na naman sa darating na bukas. Pero po sa Pilipinas ay umaga na ng Lunes. Maraming salamat sa kanila Panginoon at ito ay muli silang sumama sa aking live stream. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at patuloy silang nakikinig at na nanonood ng mga pangangaral ng salita ng Diyos na nagmumula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. At nawa po ay matutunan namin ang mga aral na ito, makaragdag kaalaman sa amin upang may pangaral namin ang iyong biyaya at ng kaligtasan na para sa mga tao. Maraming salamat Panginoon sa banal na espiritu ng patnubay namin. Salamat po sa lahat ng iyong pagmamahal. Ingatan po kami't gabayan sa aming pag-aaral at sa mga kapatid na namin at mga kaibigan na papasok mamaya sa live stream. Pagpalain mo sila Panginoon at ingatan kaming lahat. At ilayo mo po kami sa virus na kumakalat Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Bago po tayo magsimula, ay nice ko munang i-welcome yung ating dalawang kapatid na taga-pangaral na pumasok. Unang-una si Lolo Paz. Si Jericho Dance ito eh, ng taga-Liliw. Ano? So kababayan to ni Mrs. ng aking may bahay. Ano? So welcome brother Jericho. At antabay ka lang dyan at tayo magbabahagi. Ano? At ganoon din pangalawa si brother Dari Formales. Isang elder minister sa Place to Church of Christ sa London, England. Okay? Hindi ko po alam, Brother Dari, kung anong oras dyan sa London. Welcome po kayo. At
Ang tabi lang po kayo ano at mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Maraming salamat at muli tayo nagkikita-kita ngayon sa oras na ito. Bibigyan ko po ng background muli yung chapter 2 ng Ephesians kasi hindi ko gaanong na-research nung mga nakaraan. Bagamat naibigay ko yung mga ilang background nung city ng episodes, pero curious ako eh. Kasi meron kasi akong series sa Kill Street Christian Church na Adult Sunday School. Yung first Timothy, epistle ni Paul kay Timothy. So si Timothy kasi nakadestino eh. Naglilingkod sa church sa Ephesus. So kanina, inisip ko, ano kayang klaseng mga tao yung mga tao naninirahan doon nung panahon ni Apostle Paul? No? At saka ni Timothy. Ano kayang mga background nila? Ano kayang mga salita nila? Ano kaya yung klaseng tao sila? So ngayon, meron ako nakita dito sa... Kagandahan kasi sa Google eh. Pag tinype mo yung word, lalabas na lahat yung mga gustong makita eh. Kaya ito, ang bilis eh. Hindi ko na kailangan pang magbuklat ng encyclopedia eh. Sabi dito, yung daw city ng Ephesus, ito ay pinagharian ng isang hari, isang Lydian na hari, Lydia. Isa tong parang tribu ito eh, para isang mga uri ng tao na nabuhay nung unang panahon. No? Ang pangalan nung Lydian king ay si Croesus. Hindi ito mga Griego eh. Mga pag sinabing Lydian, isang specific na lahi, no? Bukod sa mga Greeks, no? Mga Phrygian, bukod pa yung mga Phrygian eh. Yung mga Hittites, bukod pa yun eh. You know? Yan yung mga naninirahan sa Cappadocia eh, yung mga Hittites. At marami pa sila eh. Hindi lang mga 5 o 7 ang mga grupo ng mga tao na naninirahan sa Asia Minor eh. Ang dami nilang. Pero yung mga tao na naninirahan sa Ephesus noong mga panahon ni Apostle Paul at saka ni Timothy, yan ay mga lahi ni Haring Croesus, no? Noong mid 6 BC. So yung city ay naabot niya yung tinatawag nilang Golden Age, you know? And became a good model to the antique world in culture and art as well. No? So maraming mga excavation diyan sa Ephesus nung mga 18th centuries pa. Natuklasan yan eh, yung city of Ephesus na yan. Kaya nakita diyan yung temple of Artemis ni Diana, yung remnants, yung remains. Kaya na ginagawang ano yan eh, ginagawang front cover ng ano eh, ng mga book. Meron ako rito yan eh, natatandaan ko eh, nabanggit ko yung ano. Meron ako rito eh, na libro eh, hindi ko ma... Nandun yung front cover ng ano eh ng temple sa Ephesus. Hindi ko matandaan eh. Gusto ko sanang ipakita sa inyo. Bigla ako ayun na ano naalala ko na papakita ko sa inyo. Ayan. Okay, itong aklat na ito, budit nandito sa tabi ko eh. Ito ay isang aklat ng Messianic Jew, no? Mga Christian Jews ito, praying like the Jew Jesus. So ito nakikita niyo yung picture sa background sa aklat. Ito yung Ephesus ito eh, kung hindi ako nagkakamali, you know? Ah, I'm sorry, hindi Ephesus to. I'm sorry. Ano pala to? Capernaum pala ito. Parang naisip ko lang eh. So Capernaum kasi nakita ko ito. No, kayo nagpunta sa Capernaum, you know, sa Galilee. Natandaan ko yung mga ano, yung mga pillars ng temple. Kasi yung temple ni Diana mas matataas pa sa pillar sa Capernaum eh. Matataas talagang ano. Eh ito hindi Capernaum ito eh, you know? So kaya sigurado ko sinakita ko itong synagogue, eh, yung white synagogue sa Capernaum. Okay? So hindi pala ito. Pero itong aklat na ito ay ano, ay messianic book, you know? Mga Christian Jews. So magandang aklat din ito eh. So yung ano, wala kasi akong, alam ko meron akong picture eh. Hindi ko lang matandaan kung saan ko na ilagay. Yung picture ng temple ni Diana, natuklasan yun noong 18th century, no? Ng isang British archaeologist. At ginagawa yan na ano, talagang, kasi ancient yan eh. So yan yung temple na
na nakita ni Apostle Paul, no? Yung templong natuklasan na yon ni Diana. So, yung mga tao na nanirahan dito sa Ephesus, yan yung mga tao na ang kanilang mga salita ay Indo-European language, no? Yung mga populasyon na naninirahan noong araw. Yan yung part ng Anatolian languages. Pag sinabing Anatolian languages, yan yung mga ancient Turkish. Yan yung mga naninirahan diyan sa buong Turkey, sa buong Asia, kung tawagin Asia Minor. Maraming mga probinsya ang sinasakop niyan eh. Yung pinag-aralan natin doon sa 1 Peter, yung Galatia, Cappadocia, Pontus, Bithynia, Galatia, pati itong mga city na ito, magkakatabi-tabi sila eh, you know? At Pamphylia, Cilicia, you know? Yan ang mga pangalan nila. At yan din yung place na pinanganak ni Apostle Paul eh, sa Tarsus of Cilicia, sa Turkey din yan eh, nasa east ng Turkey. So, nandiyan din yung tinatawag nilang Troy, you know? Yung kwento ni Homer, yung sa kanyang aklat, you know? Yung Trojan War. Yan, yung Troas, sa panahon ni Apostle Paul, you know? Sa Turkey din yan, sa parte yan ng Asia, you know? Halos magkakatabian doon ng Pergamos, yung seven churches sa Asia. Magkakatabian yung Troas, magkakatabian. So, biblical lang ang Turkey. Kaya, marami mga tao ang gustong pumunta dito sa Turkey hanggang sa panahon ngayon. Kasi ang Turkey, hindi naman mahirap punta ang bansa yan eh. Ano yan, moderate yan eh, na Muslim. So, dito sa Toronto, pwede kaming magpunta bilang mga Canadians, pwede kaming magpunta dyan, mag-apply lang kami ng visa. Visa naman, hindi naman maigpit eh. Magbabayad ka lang ng fee. Pas pipila ka lang doon ng mga isang oras siguro para kumuha ng visa, then makakapunta ka na sa Turkey. So yan ang kagandahan sa Turkey. At hindi sila mahigpit katulad ng Saudi Arabia, katulad ng Iran, hindi sila mahigpit. Moderate sila eh, moderate Muslim. Kaya pwede kayong mag-travel diyan. Pwede kayong mag-navigate. Hindi mahigpit, ano? Hindi mahigpit. Maganda. At yung mga tao diyan nung unang panahon ay iba't ibang klase ng mga siguro binabansagan din natin silang mga part ng barbarian tribe eh, no? Sa Asia Minor, pero yung mga barbarian tribe sa Europe, iba namang klase ng mga ano yun, mga lahi yun, no? Pero itong mga naninirahan dito sa Asia Minor, sa Asia, ay Lydian, ano? Usually yung naninirahan sa Ephesus. So yung kingdom ng Lydia ay nag-exist from about 1200 BC to 546 BC, no? Yan ang yung kingdom ng Lydia. Kaya may hari eh. So yung Sardis ay isa sa mga cities din nila, no? Ephesus at saka yung Sardis. So yan ay nag-extend pa eh, no? Yung pinakadakilang extension nila during the 7th century BC. And it covered all of Western Anatolia, yung buong Western, yung site ng lugar kung nasaan doon yung seven churches sa Asia. Sinakop ng ano yan, ng Kingdom of Lydia. You know? Sinakop niya yan. Yung buong Asia, yan yung Kingdom of Lydia. Yung Ephesus ang kanilang pinaka-main capital tsaka Sardis. You know? Yun ang kanilang ano. So yan lang yung background. You know? So, may binanggit pa rin dito na yun daw mga Lydians, yung mga naninirahan sa Ephesus, were said to be the originators of gold and silver coins. Sila daw yung nagsimula ng coins sa Turkey, you know, sa panahon natin ngayon o noong panahon ng Anatolia. Kasi Anatolia, ancient name yan ng Turkey. So sila daw yung mga gumagawa ng mga gold at saka mga silver coins, no, during their brief hegemony over Asia Minor from the middle of 7th to the middle of 6th century BC. So itong mga Lydians na to ay profoundly influenced the Ionian Greeks to their west. So yung mga Greeks na pumasok, you know, na sinakop yung kingdom ng Lydia nung naging makapangyarihan na ang Greek Empire, ay na-impluensya ng mga Lydians yung mga Greeks
na pumunta, na sumakop sa Asia, sa kingdom ng Lydia. So, inadapt ng mga Greeks yung kung ano yung mga naabutan nila, nakita nila sa mga Lydians. So, kinopya nila. No? Kasi yun ang kagawian eh. Kaya, minintain nila yung nakita nila sa mga Lydians. So, yun, ang mga background yan ay yung mga tao naninirahan dyan ay mga Lydians. Ano? So, meron tayong ideas. Kung yung mga ano, kung yung mga Galatians ay talagang nalaman natin na sila ay mga Gauls, no? Sa present day time natin, yung sila ay mga modern French, yung mga Galatians. So itong mga Ephesians naman, sila yung mga ano, yung mga Lydians, ano? So alam na natin kung ano yung mga background ng mga taong ito na namumuhay noong panahon ni Apostle Paul. So ngayon itong sulat na to ay in-address sa kanila, no? Sa mga Lydians, sa mga Ephesians. Sapagkat ipinangalan sila ayon sa city nila. Okay? So katulad ng Galatians, so isang probinsya 'yun eh. Kaya ipinangalan sila sa kanilang probinsya. Pero itong if you know, Ephesus, isang city ito, ano? So ang tawag sa mga taong naninirahan doon sa city ng Ephesus ay naging Ephesians sila. So, kaya dito naman sa Toronto, kapag yung mga tao naninirahan dito, kami, ay binabansagan kami mga Torontonians. So, yan ang tawag sa amin. You know? So, Canadians as citizens of a country, but pag sinabing Torontonians, ay ikaw ay naninirahan sa city ng Toronto. Ganon din yung mga taong naninirahan sa Ephesus, sila ay binansagang mga Ephesians noong panahon ni Apostle Paul. Ngayon, bubuksan na natin yung ating mga Biblia sa inyong mga tahanan. Day 41 na tayo. Okay? So, Ephesians chapter 2 verses 1 to 22. Tatalakayin natin yung buong chapter ng chapter 2 ng Ephesians. So, sa unang bahagi, ang pinaparating sa atin ni Paul bilang headings ng unang bahagi ay magsisimula sa chapter 2 verses 1 to 10. Ang pinaka-heading nito ay mula sa kamatayan tungo sa buhay, no? Na walang hanggan. Okay, mamamatay tayo pero muli tayong mabubuhay, no? So yan ang pinaka-tema. So sa mga talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata, ganito ang inyong mababasa sa inyong mga Biblia. At gagamitin ko yung Magandang Balita Biblia version, you know? So noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So yung pag narinig niyo yung salitang patay, yan ay walang kaligtasan, no? Nung una ay patay, sabihin walang kaligtasan dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sa talatang 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno si Satanas, yon yung pinuno ng sanlibutan ng mundong ito, ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So ito yung mga espiritong masama, okay? Mga masasamang espiritu, mga demonyo, no? Yan yung mga kampo ni Satanas. So yung sa mga taong suwail, ito yung paliwanag ng komentaryo, no? Na ginagamit ko. Kasi itong Bible na ito, di ko alam kung meron pa ito sa mga Bible store, you know, Tagalog Topical Study Bible. Napakaganda ng Bible na ito sa Tagalog. Ano? Ito ay binigay sa akin ni Brother Ben Manimtim, you know, nung nabubuhay pa siya. So, napakaganda eh. You know, kung titignan mo, ang dami niyang mga commentary, you know, sa Tagalog. Malaman ang mga sinusulat doon, you know. Napakaganda ng mga salita na makikita mo doon at maipapaliwanag ng gusto ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga karagdagang komentaryo. Galing eh. Kasi mayroon pa tayong mga bagay na minsan din natin naiintindihan. So pag nabasa natin yung mga ilang komentaryo, ang gaganda pala oh, na makakatulong. So itong mga sinishare ko sa inyo ay galing doon sa aklat na yon. No? Ang mga talatang 1 hanggang 4 ay nagpapahayag ng pangunahing dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay kailangan magkaroon ng malaking kahabagan o yung kagandahang loob at awa sa mga nabubuhay pa rin sa mga pagsalansang at kasalanan. So sa kabila ng kasalanan ng tao at ng pagsalansang ay nandoon yung kagandahang loob ng Diyos.
Hindi tinitignan ng Diyos yung kasalanan na ng tao. Kasi wala na talaga, hindi na talaga maaabot ng tao ang Diyos. Dahil kumbaga sa kasalanan, ay nalulod na sila doon sa kumunoy. Ano? Hindi na sila makaahon doon. Wala na mga taong makakatulong sa kanila. Lahat sila mapapahamak. Kaya ang ginawa ng Diyos ay bumaba na sa lupa ang sa kapamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi na talaga kaya ng tao na iligtas niya ang kanyang sarili. Maging ang sistema ng Hudyo, ano, ng kautusan, ay hindi na talaga kailangan, hindi na talaga makaya na iligtas ang tao sa kanilang makasalanan. Kasi maging ang mga Hudyo, nahihirapan silang sumunod sa kautusan nila. No? Magkamali ka lamang sa isang kautusan nila, ay nagkamali ka na sa lahat. No? Kaya napakahirap talaga makaabot sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, talagang niligtas na kayo sa inyong mga kasalanan. No? Kaya lahat ng wala kay Kristo, ayon sa talatang 2, ay pinaghaharian ng prinsipe ng kasamaan. Alam natin si Satanas, no? Ang dating Lucifer, siya ang naging prinsipe, no? Ng kasamaan. At ang ating Panginoong Jesucristo naman, ang prinsipe ng kapayapaan, the Prince of Peace. You know? At si Satan naman ay Prince of Wickedness, you know? Kabaliktaran ng ating Panginoong Jesucristo, ayon sa talatang 2. So ang kanilang mga kaisipan, yung mga tao na nabubuhay sa sanlibutan noong panahon ni Apostol Pablo, maging sa panahon natin ngayon, ay binulag ni Satanas sa katotohanan ng Diyos sa talatang 2. No? Sila ay inalipin ng kasalanan at ng mga pagnanasa ng makasalanang likas sa talatang 3. Noong nakaraang Biyernes, tinalakay natin yung mga ano, no? Napakaganda. O, hindi yun sa aklat ng mga Galacia 5, chapter 5. Yung makasalanang likas, di ba? Ang dami nun. 15 ata yung mga binanggit ng banal na kasulatan, no, sa chapter 5. Pag sinabing makasalanang likas, ay nasa pita ng laman. No? Kasalanang mortal sa Diyos. No? Yung mga taong gumagawa nun, ay hindi makakapasok sa bayan ng Diyos, sa buhay na walang hanggan. No? Kaya iniingatan tayo na makaiwas tayo dun sa makasalanang likas. No? Na alipin ang sanlibutan ng mga bagay na iyan na galing kay Satanas. Piniringan ni Satanas ng pangharang sa kanilang mga paningin para makita ng mga tao ang liwanag ng Diyos. Para mabuhay ang tao, maging bihag sila ng kadiliman ni Satanas. No? Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nagliwanag ang daigdig sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So dahil sa espiritual na kalagayan ng mga taong hindi pa muling ipinapanganak sa espiritu, hindi nila mauunawaan o matatanggap ang katotohanan ng hiwalay sa biyaya ng Diyos, no? Sa talatang 5. Dapat makita ng mga Kristiyano ang bawat tao ayon sa pananaw ng Biblia. Ang mga sangkot sa imoralidad at kapalaluan ay dapat kaawaan nating mga anak ng Diyos, no? Sapagkat sila ay alipin ng kasalanan at ni Satanas. Kaya nga kung hindi tayo mangangaral ng salita ng Diyos, hindi tayo pupunta sa mga lugar na hindi napupuntahan ng tao, no? Sa mga remote areas. Kaya kung talagang yung mga mayayaman sana ay gamitin nila yung kanilang mga salapi at kayamanan na itulong sa mga misyonero na para maabot yung mga remote areas na yun, para mapangaralan yung mga tao, you know? Na binihag ni Satanas, no? Na hindi nakakakinig ng salita ng Diyos, na sana'y mapuntahan. Kaya nga ang Panginoon hindi pa bumabalik sa lupa kasi nga hindi pa na ipapangaral ang salita ng Diyos sa balat ng lupa. No? Hindi pa. Eh kung napangaralan na ng salita ng Diyos ang buong daigdig, hindi babalik na ang Panginoon. Eh, ibig sabihin, patuloy pa, kasalukuyan pang nangyayari ang mga bagay na yun. Nangangaral pa ang mga misyonero natin, mga tagapangaral, mga church planters natin, nangangaral pa. At kung sila'y nangamatay na, yung mga naabutan natin noong unang panahon, ay may mga papalit naman sa kanila. At pagkatapos sa panahon natin ngayon, may mga papalit sa atin na magpapatuloy ng mga mission na ginagawa natin. Diba? Siguro kayo, marami kayong mga natandaang mga mahuhusay at talagang mga ebanghelista. You know? Noong ako'y bago-bago pa noon na ministro dyan sa Laguna, noong 1992 ay
naglingkod ako diyan sa Lirio Street sa Nagkarlan, you know? 2 taon na ata akong naglingkod diyan, you know? So naririnig ko noon pa ang buhay na ebanghelista na si Brother Formales, you know? Bien, no? Bien Formales. Kung kilala ninyo, natatandaan ninyo, I think si Brother Dari Formales, siguro kamag-anak ni Brother Dari Formales si ano? Si Brother Bien Formales. Naabutan ko 'yan hanggang ngayon. Natatandaan ko yung mukha ni Brother Bien Formales. Tsaka nung araw, nung estudyante pa ako sa MBS, mga second year ata ako nun. Or third year, siguro. Eh, naglingkod ako doon sa Santa Rosa. You know? Sa Santa Rosa, Laguna. Doon sa lugar kung saan nakatira si Brother Noel Himala. Nung nabubuhay pa si Brother Noel Himala. Hindi ito yung Metroville eh, sa Santa Rosa. Kasi yung Metroville, eh, yun daw yung dating, ano, yung sa baryo, Makabling. Yung pinuntahan kong church ay doon sa bayan ng Santa Rosa. So, 2 yung iglesyang napaglingkuran ko sa Laguna eh. Doon sa bayan ng Santa Rosa at saka sa Nagkarlan. So, doon ay nababalitaan ko yung mga matatandang mga tagapangaral. Nakikita ko sila nung araw. At nakakausap ko nung araw. At yung mga oro na babalitaan ko pa yan, mga nangangaral talaga yan. Ano? At naabutan ko pa yung mga preachers na mahilig magsulat, si Serapin Calixto. Kung natatandaan nyo si Serapin Calixto, mahilig magsulat ng mga literature yan. No? Ewan ko sa mga matatanda mga preachers, kilala nila itong mga sinasabi ko eh. No? Sa MBS, yung mga professor sa MBS, kilala nila yan, si Serapin Calixto. Yung ama ni Brother De Will Conte, si Tatay ano, si Tatay Conte, kung tawagin namin, you know? Yan, mga veteranong mga ministro yan noong araw. At apakarami, makapakarami pang mga natatandaan ko noong araw. Talagang walang pagod sila, talagang masisipag na mga ministro talaga yan, no? Kaya ilan na lamang ang mga natitira sa mga natatandaan ko. Ah, si Brother Erasto Sulit, eh, nawala na. No? Si Brother Montipalco, nawala na rin. Si Brother Jeg Romulo, ay bago namatay, ay nagpunta rito sa Toronto. Nakasama pa namin dito, umatin pa sa aming summer camp, no? Sa Shelburne, Ontario, sa North. Saka Sister Maria, no? Mag-asawa. Bago sila nawala, ay binisita kami rito sa Toronto. May mga picture pa kami nila, ano eh, nila Brother Diego Romulo at saka nila Tatay Ben Manintim doon sa summer camp namin sa Shelburne, sa Ontario. No? Ang dami pang mga ano. Kaya nakakatuwa na nakakalakas ng loob, no? Na maalala sila na tayo sa panahon natin ngayon na nagpapatuloy ng kanilang mga ministeryo. Tayo yung mga generation ngayon eh. No? Tapos yung mga susunod sa atin, yan ay mga millennials na papasok. Kaya marami tayong mga bagong mga ministro, lalo na sa Laguna, maraming mga batang tagapangaral, ano? Mga na talagang masisipag talaga, ano? E, na ini-encourage namin kayo na magpatuloy kayo sa ministeryo kasi darating ang araw for the next 25 years. Kayo na ang papalit ng mga leaders, ano? Kayo ang susunod na generation ng mga pastors, mga leaders. Kaya dapat makita ng mga Kristiyano ang bawat tao na ayon sa pananaw ng Biblia sa panahon natin ngayon. Ang mga sangkot sa immoralidad ito, ma-encounter ito ng mga pastors eh, sa mga preachers natin. At yung mga church planters natin, ma-encounter ninyo ito sa mga iglesyang pupunta ninyo sa mga lugar na mapapangaralan natin. Yung kapalaluan, makikita natin ito, ay dapat silang kaawaan, no? Hindi dapat sila hatulan. Sapagkat sino pa magsasabi sa kanila kung hindi natin sila aabutin, mabubuhay sila sa kasalanan at magdudulot yan ng espiritual na kamatayan. Sapagkat ang mga tao ay alipin ng kasalanan at ni Satanas. Kailangang alisin natin sila sa ganoong klase ng ano, ng kalalagayan sa buhay nila. Wala na silang pag-asa eh. Ha? Na maligtas, excuse me. Kung hindi paparating na kapahamakan. Kaya yun ang dahilan kung bakit nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Kung bakit tayo pumupunta sa mga lugar na sinasacrifice natin yung buhay natin. You know?
minsan hindi natin alam, talagang walang financial support dun sa mga ginagawa natin. Alam niyo, totoo yan, ano, naiintindihan ko yung mga church planters natin, lalo digit sa mga probinsya, sa Laguna, kasi dinanas ko nung araw yan. Naging ano rin ako, naging hindi naman ako naging misyonero, pero pinadala ako nila Brother Eprenola, nila Brother Redentor Reyes, kung natatandaan pa ninyo, dating ministrong pulis sa Bagong Baryo, sa Caloocan ba yun? Tapos tatay ni Dewil Conte. No? Pinadala nila ako sa Batanes, sa Basco Batanes, ng 6 months. No? At naranasan ko rin na magpunta sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan. No? Sa una, talagang nakakakaba kasi pupunta ka sa isang lugar na hindi mo nakita. Wala kang background, hindi mo alam. Ang layo ng Basco Batanes, ha? Sasakay ka talaga ng eroplano dyan, yung domestic flight. Maliit lang naman yung eroplano eh, mga 50 passengers lang papunta sa Basco. Pero nung pumunta ako doon, talaga nakakatakot eh, kasi bagyo eh. 2 beses akong umattempt bago nakarating ako ng Basco. Kaya kung gusto kong umurong ng time na yun, talagang uurong ako eh. Pero talagang naka-decision na talaga ako na, ano, I think kung hindi ako nagkakamali, 1990 yun eh, kung hindi ako nagkakamali. No, 1990 o 1991, noong mga panahon na nandun ako. Ang bilin sa akin nila Kuya Pai, na pagbaba mo sa airport, ano, ng Basco, may maghihintay sa yung kabataan doon. Tapos lalapitan ka at sasabihin sa iyo ng kabataan, sumunod po kayo sa akin, dadalhin ko po kayo kung saan kayo titira, maglalagi. No? Hindi ko kilala yung bata. No? Ayun, dinala ako hanggang sa nag-stay ako doon ng 6 na buwan. You know? Ang hirap. Kasi kailangan malaman mo ang lingway ng ano ng mga tao na ninirahan doon. Madalang ang nagsasalita ng, usually Tagalog talaga, tsaka Ivatan ang salita ng Basco Batanes, no? Ng mga naninirahan. Kasi sa Sabtang Island, hindi ko alam kung ganun din ang wika nila, Ivatan din, tsaka sa Itbayat. Kasi 3 main islands ang Batanes eh. Itbayat, Sabtang, yung Sabtang pinakamaliit na island eh. Yung Itbayat ang pinakamalaking island sa Batanes Islands eh, group of islands eh. Yun namang Batan Island, medium size. Kasi parang yung Itbayat ang pinakamalaki, tapos Batan Island yung pinaka-medium, at saka yung small island yung Sabtang, you know? So yan ang ano, talagang nakakatuwa kapag ang salita ng Diyos ay naaabot sa mga malalayong mga isla, you know? Kasi ang Pilipinas, ang Batanes kasi yan ang pinakahuling island sa norte, eh. No? Pagkatapos niyan, ano na? Taiwan na, no? Ang susunod na islands pagkatapos ng Islands of Batanes, you know? Kaya naranasan ko rin na talagang ganyan, na talagang sacrifice talaga, you know? Minsan ang hirap talaga, nakakalungkot talaga, halos ang daming mga bagyo talaga. Napakalungkot talaga kung hindi niyo kakayanin. Kaya kailangan talagang buo ang loob ninyo na pumunta sa isang lugar na hindi niyo alam. Pero sa isang banda, pagka naranasan ninyo yung mga ganun, titibay kayo. Magkakaroon kayo ng karanasan, no, sa buhay ninyo. At madedevelop yung inyong buhay espiritual, no? Magiging matapang kayo, magiging matatag kayo sa inyong pananampalataya. Kasi iba-iba ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. May mga tinawag talagang matatapang talaga, na hindi natatakot, you know? At natatandaan ko nga yung lolo ko eh, nung nabubuhay pa yung lolo, no, sa mother side ko. Na yung araw na yun, buhay pa siya, nakatingin sa akin, no? Pupunta na ako ng Basco Batanes noon, from Pampanga, tapos tutuloy muna ako sa kay Brother Dante, you know? Banaag sa Tambo, doon muna ako mag-stopover ng isang gabi, tapos kinabukasan, punta na ako sa airport, papunta na ng Basco. So nung nakita ko ng lolo ko, buhay pa, 92 years old yung lolo ko bago siya namatay eh. No? Nakita niya ako eh. Sabi niya sa akin, "Apo, saan ka pupunta?" Sabi sa akin. Sabi ko, pupunta po ako sa isang isla na malayo, no? Doon sa dulo ng Pilipinas, sa norte, sa Batanes po. Sabi niya sa akin, parang pinagpray ako ng lolo ko. No?
Sabi niya sa akin, "Apo," sabi niya, "marami kang mapupuntahang lugar, apo," sabi niya. Sana yun, ha, sa salitang Kapampangan, kasi naiintindihan ko naman kahit konti, kasi hindi naman ako kasi lumaki sa Pampanga eh. Naiintindihan ko naman yung salita na Kapampangan kahit papaano. Sabi niya, "Marami kang mararating na lugar, apo," sabi niya. "Marami kang lugar na mararating," sabi niya. Ayun. Diyo, nagkatotoo nga yung sinabi ng lolo ko. Ito nga, kung saan-saan lugar ako nakakapunta. Mga bansa pa, you know? So, dahil nga sa gusto kong ma-explore, you know? Na maranasan ang mga tao sa mundo. Gusto ko silang makilala, no? Malaman kung ano ang buhay sa kabilang bansa, no? Sa iba't ibang panig ng bansa na gusto kong puntahan. So dito natin makikita na may encounter natin ang iba't ibang klase ng tao sa daigdig. Kung sa Pilipinas, limitado ang ating mga galaw, hanggang doon lang tayo, at hindi tayo pinalad na makarating sa ibang lugar, pero nandun tayo sa Pilipinas, halimbawa, eh marami tayong mapupunta at mararating dyan, no? Sa pangangaral. Nandun yan yung mga remote areas, mga lugar na hindi pinupuntahan gaano ng tao. Yan, isang opportunity yan na maabot natin sila. No? Isang karangalan yan para sa mga taong naninirahan sa mga remote area na madalaw sila at mapangaralan ng salita ng Diyos. Hindi naman mahirap pangaralan yung mga taong yan. Kasi, ano yan, talagang tinatanggap nila yung mga taong pumupunta sa kanila. No? Kaya, isang karangalan sa kanila na mabisita sila. Kaya kung talagang kaya talaga natin, you know, ay talagang gagawin natin yan. Nung ako'y nadestino nga, natatandaan ko sa Subic, sa Ilwas, sa Zambales, nadestino din ako niyan eh. Kasama kami ni Cipriano Gonzales. Tagal na eh. Hindi ko na matandaan kung anong taon yun. No? Hindi ko matandaan eh. Minsan, pupunta kami doon sa bundok. No? Yung mga katutubong ita. No? Pagkatapos ng service namin sa Ilwas, kasi ang ministro ngayon sa Ilwas sa Subic si Brother Carlito Laruta eh, ang naglilingkod ngayon doon. Doon ako naglingkod eh nung araw, no? Kasama ko si Brother Cipriano Gonzales. So pagka hapon, pag maganda ang panahon, nagpupunta kami doon sa bundok, no? Binibisita namin yung mga igrot, yung mga ano, mga native, no? Yung mga ano, nagdadala kami ng mga pagkain, no? Tapos pinapangaralan namin ni Brother Per. Mahabang laka rin, mga siguro 2 oras na lakad magmula sa bayan ng Ilwas hanggang sa paakit sa bundok. Kaya tuwan-tuwa yung mga ano, yung mga native, ah. Malilit na mga tao, katutubo. Talagang magugulat kayo, meron silang sariling wika eh. Pero doon meron silang leader na marunong magtagalog. Tapos tina-translate nung leader nila yung salitang Tagalog doon sa kanilang wika. Kaya kinakausap namin ni Per yung leader ng tribo nila, tapos sinasali naman nung leader ng tribo nila doon sa wika nila. Kaya ganun eh. Naranasan ko din yun. No? Kaya nainganyo akong sumama kay Per kasi ang gandang karanasan eh na makita yung mga katutubo. No? Kaya hindi ko makakalimutan eh. Misal dadala kami ng sardinas, tapos may upo kaming dala kasi madaling buhatin ang upo eh. Mahaba siya, no? Magaan lang. So, doon namin lulutuin yung sardinas tsaka upo. So, pag naluto na namin yung sardinas tsaka haluan namin ang upo, ang ginagawa ng mga katutubo, nagugulat ako eh. Minsan, napapatawa ako. Hindi ko maiwasan na mapatawa ako eh. Kasi yung oil ng sardinas, ginagawa nilang pamada. So, magugulat ka eh. Sabi ko doon sa ano, doon sa pinaka-leader ng tribo, ano, huwag niyong gagawin kasi merong amoy sardinas eh. Malansa yung amoy. Ang sabi noong leader ng tribo, sa kanila daw magandang amoy yun. No? Kaya nilalagay nila sa buhok yung sardinas. Yung oil ng sardinas, diba pagka binuksan mo yung takip ng sardinas, ng abrilata, di pagka gumano na yung sardinas, diba? Makikita niyo yung oil. Yun ang pinapahid nila tapos ginagawa nila pamada. Gita ninyo? Sa kanila, okay yun, maganda yun. Pero sa atin, hindi natin ginagawa yun. Kita nyo yung kultura ng mga katutubo. Kasi ang sardinas, wala sila yan eh. You know?
hindi sila gaano, kasi ang pagkain ng mga katutubo, kamote, you know, kung ano lang yung mga pwedeng itanim sa bundok, di ba? Yun lang ang pagkain nila eh. Kaya pagka dinadala namin sila ng mga ganun, mga pagkaing dilata, tuwan-tuwa sila. Sa kanila, special na yun. You know? Kaya yan, no? Yung mga wala pa kay Kristo ay meron tayong pananagutan sa kanila, you know? Na ipangaral sa kanila ang salita ng Diyos. You know? Kasi may talagang may kasalanan talaga, you know, na tayo nasa laman sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa bawat tao ng sukat na ng liwanag at biyaya sa pamamagitan nito ay maaari nilang hanapin ang Diyos sa pamamagitan natin, you know, tayo dinala ng Diyos sa kanila, so nakita nila ang Diyos dahil sa atin at matatakasan nila ang pangalipin ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So nung may pangaral sa kanila ang salita ng Diyos ay unti-unti silang naliliwanagan at gumaganda ang kanilang pag-asa, kanilang buhay, no? Naliligtas sila sa kasalanan, no? So sa talatang tatlo, ang totoo, sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, na tayong lahat ay dati rin tayong namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Yan yung makasalanang likas na binanggit sa Galacia 5. At sumusunod sa mga hilig ng katawan. Excuse me. At pag-iisip, no? Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos, no? Bilang mga makasalanan. Subalit napakasagana ng habag, ano, ng Diyos. Ito yung mercy at saka yung grace. At napakadakila ng kanyang pag-ibig niya sa atin, no? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Yung grace, you know? Dahil sa ating pakikipag-isa, yung union natin kay Christ, tayo'y muling binuhay sa pamamagitan ng bautismo. You know? Binuhay tayo. Nakasama niya upang mamunong, kasama niya sa kalangitan. Diba sinabi ng Panginoon, kasama ko kayong maghahari sa aking kaharian. Binanggit ng Panginoon niya sa kanyang mga alagad, diba? Na kailangan manatili kayo sa akin, upang sa ganun ay makasama ko kayo maghari sa aking kaharian, no? Nakasama ng Ama, di ba? Di ba sinabi pa rin sa Biblia na kasama tayo ng hatol ng Panginoong Hesukristo, kasama niya sa mga anghel sa langit. Kita ninyo, binigyan din tayo ng karapatan pag tayo ay nandoon na sa langit. Kaya hindi rin talaga basta-basta bilang pagiging tao, no? Kung hindi niyo alam, naglalaban si Satanas at saka anghel sa langit. Pinaglalabanan ng tao, no? Kaya nga pinatapon ng Diyos dito sa lupa si Satanas upang maaring subukin ng tao. Nangyari na nasakop ni Satanas ang buong sanlibutan eh. Siya ang naging Diyos ng sanlibutan eh. Siya pa ang prinsipe ng hangin, you know? Bukod sa lupa, sa hangin pa naghahari pa si Satanas, no? Talagang kinuha talaga ni Satanas lahat ang pwede niyang kunin sa tao. Kaya nga talagang ang Panginoong Hesukristo na talaga ang pag-asa ng tao. Kaya sinugo ng Ama ang anak at ang anak ay sumailalim sa kagustuhan ng Ama na pumunta sa lupa. Ialay niya ang kanyang buhay para maging tagapagligtas, no? At Panginoon ng sanlibutan. Kaya nangyari yan. Kaya kasama tayo doon sa pag-asa na yon na darating sa panahon na yon. Sa talatang 7 ginawa niya ito ng ating Panginoong Hesukristo upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang hindi masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? Sapagkat dahil sa talatang 8, dahil sa kanyang kagandahang loob, ito na yung grace na. No? Grace. Kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. True faith, you know? At ito'y kaloob o gift ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So tatlo ang binabalangkas ng talatang 8, no? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa biyaya niya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, ay walang kaligtasan. Kasi binigay nga ang grace o ang kagandahang loob. Kung wala namang pananampalataya ang isang tao, eh walang halaga ang kagandahang loob ng Diyos, no? Kailangan may tumanggap ng grace. Pero paano matatanggap ang biyaya ang kagandahan ng loob ng Diyos? Kailangan may pananampalataya ang isang tao. Hindi mo pwedeng
makamtan ang grace o ang kagandahang loob ng Diyos kung walang pananampalataya ang isang tao. Kailangan meron siyang pananampalataya. Pagkatapos tanggapin ng tao na may pananampalataya ang grace, ang kagandahang loob ng Diyos, ay pagkakaloob sa tao ang gift ng Diyos, ang kaloob, no? Ito'y hindi nanggagaling sa kanyang sarili, no? Doon na papasok ang gift. Yung mga gift na yan, mga kaloob yan. Pag sinabing kaloob, papasok na dyan. Ngayon, yung mga bagay na hindi, sometimes, ano, imposibleng mangyari sa buhay ng tao kasi ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kaloob, no? Kaloob ng pangangaral, pagtuturo, pagbibigay, no? Kaloob ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, kaloob ng pagpapalakas ng loob ng isang tao, no? Encouragement, kaloob ng leadership, papasok yan. No? Ang daming uri ng kaloob eh. No? Ang daming gifts yan. Yung gift of tongues, kuminsan, yung mga salita na hindi mo pinag-aralan, minsan magagamit sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Noong panahon ni Pablo, ang dami mga nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Pero sa panahon natin ngayon, wala na. Hindi na nangyayari yan. Kasi nga, ano na, meron ng salita ng Diyos na. Nalimbag na ang salita ng Diyos sa iba't ibang mga wika. Kaya hindi na kailangan ang different tongues. Kasi pwede nang basahin ang banal na kasulatan sa iba't ibang wika. No? Kaya ngayon, ang mga misyonero ay nagsisikap na makapaglimbag pa ng mga tribal dialects ng Biblia. No? Marami akong nababasa niyan, ng mga tribal, no? Na nililimbag nila yung salita ng Diyos sa mga wika ng mga tribo. Kaya tuwan-tuwa ang mga tao kapag ka nakaka-receive sila ng salita ng Diyos o ng Biblia ayon sa kanilang wika. No? Kaya yan ang isa sa mga dapat nating tulungan, yung mga naglilimbag ng salita ng Diyos sa wika ng mga naninirahang mga tribo sa kanilang mga isla o mga lupain na hindi naabot ng ordinaryong tao. So yung ating kaligtasan ay kaloob na biyaya ng Diyos. No? Kaloob yan. Ngunit maaari lamang ito makamtan sa pamamagitan ng pagtugon ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. So, upang maunawaan ang pamamaraan ng kaligtasan, dapat nating maunawaan ang dalawang salitang ito. No? Yung pananampalatayang nagliligtas. So ang pananampalataya kay Hesus Kristo, ang tanging saligan na hinihingi ng Diyos para sa kaligtasan, no? Mula sa tao. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagpapahayag ng tungkol kay Kristo, kundi isa ring pagkilos na nagmumula sa puso ng mananampalatayang nagnanais na sumunod kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan may kusa ka, mayroon kang desisyon na paninindigan mo yung gagawin mo. You know? Parang sa aking karanasan, nagdesisyon ako na paninindigan ko yung gagawin ko. No? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. No? Noong 1984. Hindi ko alam. Nag-aral ako sa MBS. Second semester ng 1984. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin after ng ilang mga panahon pa na mga ilang dekada pang darating. Parang nakipagsapalaran ako. Sabi ko, ano man ang mangyari sa akin sa susunod na mga 10 taon, 20 taon, 30 taon na darating sa buhay ko, papanindigan ko ito. Hindi na ako babalik sa pinanggalingan ko. Move forward. You know? Eh kung hindi ko siguro ginawa yun, hindi ako nagdesisyon na mag-aral ako sa MBS. Eh wala ako dito sa Toronto ngayon. Hindi ako makakarating dito. Hindi ako kukunin ni Mrs. You know? Kasi ang sabi ni Mrs. sa akin, hindi lang daw siya mag-aasawa kung hindi isang ministro. Eh nung panahon yun, nag-graduate na ako sa MBS eh. Eh kung hindi ako ministro, hindi ko makikilala si Mrs., di ba? So kaya yun ang kagandahan. Kaya hindi ko kinalilimutan ng MBS kasi diyan ako nanggaling, diyan ako nagsimula. Kung walang MBS, wala ako. Siguro hanggang ngayon, ligaw ako. No? Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko sa Manila, no? Doon sa lugar na kinalakihan ko. No? Hindi pwedeng hindi ako babalik doon sa lugar na pinanggalingan ko eh. Eh yung lugar na kinalakihan ko, pugad lahat ng kasamaan doon. Nandun ang droga, nandun ang prostitusyon. Ando na lahat. Mga illegal na gawain. Oh.
ang hirap talaga, lalo tigit kung hindi ka nag-aral. Eh di siyempre, mapapabilang ka doon sa mga easy money na gusto mong magkaroon ng instant na pera, di ba? Eh di illegal yun, di ba? Kaya talagang ang hirap talaga nang wala kay Kristo. Kaya nga sa umagitan ng pananampalataya natin ay gumanda at naayos ang ating buhay. Hindi naman tayo magiging mayaman kasi hindi naman yun ang ipinangako sa atin ng Diyos para tayo maging anak ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi para maging mayaman. Nakatulad ng pinapangaral ng mga prosperity gospel preachers. Bagong pilosopya yan. No? Bagong doktrina yan. No? Sabi ng mga prosperity gospel preachers, kinakailangan maging mayaman kayo. No? Magkamal kayo ng maraming kayamanan sa mundo sapagkat ipinangako ng Diyos sa inyo yan. Malaking kasinungalingan yan. Sinasabi ni ng Panginoon na hindi ka pwedeng maglingkod sa kayamanan at sa Diyos. No? Hindi ka pwede. Sinabi rin ng Panginoon na mahirap makarating ang mga taong mayayaman sa karya ng langit. Kaya tayo, kakaunti lang ang mga kapatiran na may kaya sa buhay. Halos lahat talagang walang ganong kaya. Kasi yun ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Eh. No? Kailangan manatili tayo doon para maging humble tayo. Hindi tayo magmamalaki sa ating kapwa. Eh kung maging mayaman tayo sa daigdig, hindi natin makikilala si Kristo. Hindi natin makikilala ang Diyos. Kasi yung kayamanan natin ang nagpipigil sa atin para makilala at lumapit tayo sa Diyos. O, diba? Yan ang danger eh. Nasa sa'yo na lahat eh. Sabihin ng mga mayayaman, bakit ba ako pupunta sa inyo dyan? Eh maubos lang ang pera ko dyan, idodonate ko sa inyo. Yung pera ko. Walang papasok eh, puro palabas lahat. O, ganun ang mga mayayaman eh. Ayaw nila ibigay yung pera nila. Diba? Kaya tayo mga mahihirap na nga tayo, bigay pa tayo ng bigay kasi nga, sumusunod tayo sa utos ng Panginoon na tumulong sa mga nangangailangan. Isa pa nga tayo mga Pilipino eh, kakainin mo lang, ibibigay mo pa. Diba? Ganun ang mga Pilipino. Wala nang ang kakainin bukas, ibibigay pa sa mga nagugutom. Diba? Kaya nga ang katwiran ng mga mabubuti nating kababayan, God will provide. Diba? Bahala ba ang Diyos ang magbibigay sa atin? No? Diba? By faith eh. Nabubuhay by faith. So kaya mga kapatid, yan ang napakaganda talaga. No? Yan yung mga nagmumula sa puso ng mga mananampalataya na nagnanais na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo by faith. Ha? Pag sinabing by faith, hindi mo nakikita kung anong mangyayari sa darating. Kasi we live by faith. Eh. We live by, not by sight. But unseen, na hindi natin nakikita kung anong mangyayari. Kasi yung faith kasi, hindi basta-basta faith yan, yung pananampalataya, hindi basta-basta ang salita yan. Spiritual na salita yan. Kapag yan ay nasa sa iyo, miraculous things will happen to you. Kasi nasa sa iyo ang pananampalataya na nanggaling sa Diyos. Babaguhin ang pananampalataya ang buhay ng isang tao. Kasi hindi galing kay Satan niya yung faith na yan eh. You know? Maging si Satan may faith eh. Pero hindi siya ligtas. Binigyan siya ng Diyos ng pananampalataya eh. Galing siya sa Diyos eh. Nilikha siya ng Diyos. Isa sa mga archangels ng Diyos. Oh, di ba? Pero hindi siya maliligtas kasi yung kanyang pananampalataya ay nag-udyok sa kanya na maging magsik sa Diyos. Di ba? Oh. Pero yung pananampalataya na binigay ng Panginoon sa atin bilang tao ay hindi sa katulad na ibinigay kay Satanas na magrebelde. Kaya inaakit ni Satanas ang mga tao na magrebelde katulad niya, di ba? Oh, yan ang kaibahan natin kay Satanas. Tayo ay special na nilikha ng Diyos dito sa mundo, kahuli-huli ang nilikha ng Diyos dito sa daigdig. No? At ibinigay ng Diyos lahat sa atin sa pamamahala ng tao. Mga hayop, mga ibon, mga naninirahan sa dagat, ibinigay sa ating kapamahalaan. Ibig sabihin, special na tao tayo. Kaya bilang ganti sa Diyos, ay sambahin siya sa espiritu at katotohanan, di ba? Bilang tao. Kasi pinagkaloob sa atin lahat eh. So bilang pasasalamat sa Diyos, ay ibigay sa Diyos ang kapurihan, no? Ang kadakilaan at pagsamba sa Kanya. Sa panahon na binigay ng Panginoon ang Kanyang buhay, sinabi, sambahin niyo siya sa espiritu at katotohanan, di ba? Kapag ginawa natin yun, ay talagang sinasamba talaga natin ang ating Panginoong Jesucristo sa katotohanan at saka sa Espiritu. Di ba? Yan. Yan ang matibay na pananalig at pagtitiwala sa ipinangako sa krus ng ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay siya
bilang ating personal na Panginoon na tagapagligtas. So napapaloob sa pananampalataya ang pagsisisi, pagtalikod na may tunay na kalungkutan at sa kasalanan. Nalulungkot tayo sa ating pinanggalingan, no? Dahil nakita natin na wala tayong pag-asa doon, no? Walang kasiguruhan, you know? Kundi kamatayan na naghihintay sa atin at pagharap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nung nakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, pwede na tayong manalangin na diretso sa Ama na dahil kay Kristo, sapagkat si Kristo ang naging tagapamagitan natin, tao, at sa ating Amang Diyos. No? Meron na tayong direktong pakikipag-ugnayan sa Ama. Pwede na tayong tumawag sa Ama anytime dahil nasa sa atin na ang pananampalataya natin kay Kristo. No? Wala nang umahadlang sa atin, sa ating mga panalangin sa Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Yung pananampalataya na yon ay nagliligtas ay laging pananampalataya na may kalakip na pagsisisi. Huwag nating sasabihin na hindi tayo nagkakamali at nagkakasala. Kung si Pedro ay personal na bodyguard at kasakasama ng ating Panginoong Jesucristo ay ilang beses na nagkamali, pero nagsisisi siya ng kanyang mga kasalanan. Diba? Ganun din tayo. Hindi tayo exempted kapag iniisip natin na hindi tayo nagkakamali at nagkakasala, iniloloko lang natin ang ating mga sarili. Diba? Lahat tayo nagkakamali. Pero kailangan tayo magsisi sa ating mga pagkakamali. No? Kailangan. Kalakip ng pananampalataya ay ang pagsunod kay Kristo at sa kanyang salita bilang kalakaran ng buhay na pinasisigla ng ating pananampalataya, ng ating pagkapasalamat sa Diyos at mga nagpapabagong gawain ng Banal na Espiritu. Kalakip ng pananampalataya ay ang buong pusong personal na pagkapakasakit at pakikipagkaisa kay Kristo na Panginoon natin na ipinahayag sa pamamagitan ng pagtitiwala, pagmamahal, pagkapasalamat at pagtatapat sa Diyos. Ang pananampalataya na ito kay Kristo ay nagdadala sa atin sa isang bagong relationship sa Diyos at inililigtas tayo sa kanyang puot na darating sa sanlibutan, yung second coming. Na dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, i-spare niya tayo. Hindi niya tayo isasama sa mga hahatulan niya. Sapagkat dito pa lamang sa lupa ay pinaghahandaan na natin ang Kanyang muling pagbalik. So kung tayo naghahanda sa pagbalik ng ating Panginoon, ay maghahanda ang Panginoon para kunin tayo sapagkat tayo naghihintay sa Kanya. Yung mga taong hindi naghihintay sa pagbalik ng Panginoon ay hahatulan ng Panginoon sapagkat hindi nila sila, hindi kilalanan na ng mga taong ito ang Panginoong Jesucristo. Yun ang kaibahan natin sa kanila na mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. Alam natin na darating ang ating Panginoon, babalik siya. Kaya naman, bilang ganti ng Panginoon, Jesucristo, babalik siya para tayo kunin ng mga naghihintay sa Kanya. Diba? Yan ang kagandahan ng ating pananampalataya sa Panginoon. May pag-asa tayo. Yung mga tao sa sanlibutan, wala silang pag-asa. Hahatulan sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat tayo nag-iingat, no? Hanggang sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. So sa pamamagitan ng bagong kaugnayang iyon, tayo ay binilang na patay na sa kasalanan at pinananahan na tayo. Tinitira na ng Banal Espiritu ang ating mga puso. Diba? Kaya magugulat kayo talaga kapag kami mga tao magsasabi sa inyo, nakikita ko ang ilaw sa iyong puso. No? Ibig sabihin, ang Banal Espiritu nasa sa iyo. Diba? Nakikita ng iba. Paano nila makikita yun? Eh, nasa loob ng puso yun. No? Nakikita sa buhay ng isang tao. Diba? So ang biyaya na ito, yung grace, ay ito yung presensya ng Diyos at mag-ibig niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay binigay sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagbibigay ng habag o mercy, kapatawaran o forgiveness of sin at ng pagnanais or acceptance, excuse me, at kapangyarihan gawin ang kalooban ng Diyos. Nagbibigay ang Diyos ng biyaya sa mga mananampalataya upang palayain sila mula sa kasalanan, upang bigyan sila ng pagnanasa at pagkakayahang may sagawa ang kanyang kalooban. Yung kagustuhan yan, yung pagnanasa, kagustuhan ang ibig sabihin yan. Upang manalangin, upang lumago kay Kristo at upang magpatotoo para kay Kristo. So ang biyaya ng Diyos ay dapat buong tiyagang hangarin, alright? At hanapin. So dalawang salita yan, ha? Huwag niyong kalilimutan. Yung biyaya ng Diyos ay dapat buong tiyagang hangarin o nasain at hanapin. Hebrews chapter 4 verse 16. Okay? Dalawa yan. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsunod sa kasulatan sa banal na Biblia,
pakikinig sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, panalalangin, pag-aayuno, pagsamba kay Kristo, patuloy na pagkapuspos ng Banal na Espiritu, excuse me, pakikibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang nagsasabi ng Panginoon sa atin, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisipag-alaala sa akin hanggang sa muli kong pagbabalik. O no? Kaya inaalala natin siya linggo-linggo. Kaya masapalad tayo eh. Kaysa sa mga Baptist sila, mga Baptist, once a week lang silang, ano, oh, once a month lang sila nagtetake ng Lord's Supper. No, yun ang kaibahan natin sa kanila. Tayo hindi. Every Lord's Day. 4 times a month or maybe five times a month pa eh. Diba? So ang biyaya ng Diyos ay maaaring taligtan ng tao. Yan ang katotohanan. Maaaring taligtan ng tao. Maaari itong sayangin. Maaari itong hadlangan. No? Maaari itong mapawalan ng kabuluhan. At maaari itong talikuran ng mga mananampalataya. Ayan, mga barriers yan eh. Si Satanas ang gumagawa niyan. No? So, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Verse 9. Kung hindi ninyo ito tinatrabaho, no? Para maabot. Hindi tinatrabaho ito. You know? Itong grace na ito. Itong kagandahang loob ng Diyos. Hindi natin inaabot ito sapagkat walang tao makakaabot nito. Sapagkat nanggaling ito sa Diyos. Nanggaling ito sa langit. You know? Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ganun, di ba? So ang mga tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa, sa gawa ng kautusan ni Moses. Hindi sila maliligtas. Mabubuting gawa ng pag-ibig. Kaya raw yung mga tao gumagawa para sila maligtas. Kailanman hindi kinalugdan ng Diyos ang mga gawa ng tao para sila maligtas. Eh kung ganun sana ang gusto ng Diyos, eh hindi na sana pinababa ng Ama ang kanyang anak dito sa lupa para mamatay sa krus. Walang halaga ang kamatayan ni Kristo kung ang mga tao ay gagawa ng kabutihan para maligtas. Eh wala nang kwenta yung pagkamatay ng Panginoon sa krus. Wala nang kwenta. Bakit pa siya bababa dito? Kung maliligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Diba? Useless eh. Kaya yung mga tao na gumagawa ng mabubuting mga gawa ay useless. Kaya nga tayo niligtas, pagkatapos nandun papasok yung good works. Hindi muna good works muna bago maligtas eh. Hindi. Wrong philosophy yun eh. Sa Christian theology, mali yun. Hindi ka maliligtas sa iyong mga gawa. Kailangan, tanggapin mo muna yung grace o yung magandang kagandahang loob ng Diyos, saka ka maliligtas. Papasok na yung mga good works. At yung sinasabi sa Revelation, and the good works will follow you after. Diba? So, ang mga tao ay maliligtas sa amagitan ng biyaya ng Diyos. Period. You know? Hindi na pwedeng baguhin yan. Yan ang doctrine ng Bible eh. Doctrine ng New Testament yan. That is the doctrine of Jesus Christ, ng salvation. Ang lahat ng hindi ligtas, excuse me, ay patay na sa Espiritu. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. So alipin ang kasalanan ayon sa talatang 3. Upang maligtas, kailangan tanggapin ang kaloob ng Diyos. Wala nang iba pang offer. Wala na. Kundi ito lang, you know, yung grace niya. Yan lang ang huli niyang inialok sa tao. Kung di mo tatanggapin, hindi ka pipilitin ng Diyos. Ikaw ang tatanggap yan. Kailangan tanggapin mong sariling bukal sa puso mo sa pamamagitan ng pananampalataya. No? At mapapatawad sa kasalanan. No? Magiging buhay sa Espiritu. Mapapalaya mula sa kapangyarihan ni Satanas at ng kasalanan. Magiging isang bagong nilalang. You're gonna be born again. Bago kang nilalang. At tatanggapin mo ang Espiritu Santo ng Panginoon. No? Ang mga ito ay hindi magaganap sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Walang sino mang pwedeng makaabot dito. No? Wala. Sapagkat ito'y binigay ng Diyos sa tao. Lahat, walang nasumpungan eh. Excuse me. Walang nasumpungan matuwid. Sabi ng Romans ni Apostle Paul sa mga taga-Romans. No one is righteous. Not even one. You know? Kaya ano panahon ni Abraham, ni Amang Abraham, siya lang ang nasumpungan eh. Na matuwid eh. Isa sa buong ancient world. Kaya sa panahon natin ngayon, wala. Kaya si Kristo bumaba eh, para ialay niya ang kanyang buhay sa krus, para mamatay, para sa kasalanan ng sanlibutan. So ang nagdadala ng kaligtasan ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, talatang 5 hanggang 8. So ang kaloob na biyaya ng Diyos ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, ang tawag sa pagsisisi, call of repentance. Pangalawa,
call of faith, tawag ng pananampalataya. Ayon sa Acts chapter 2 verse 38, yung mga tumugon na may pananampalataya at pagsisisi at tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ay tumatanggap ng karagdagang biyaya na magbabagong buhay o may panganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. So yung mga taong, yung mga naging bagong nilalang kay Kristo, yung mga na-born again kay Kristo, ay tumatanggap ng patuloy na biyaya upang may pamuhay ang buhay Kristiyano. Labanan ng kasalanan at paglingkuran ng Diyos. Ang mga believers, mga mananampalataya ay nagsisikap na mabuhay para sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, yung kanyang grace na gumagawa sa kanila. So ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa mga tapat na mananampalataya upang kapwa nila naisin at gawin ang mabubuting layunin ng Diyos. No? Excuse me, mula sa simula hanggang sa wakas. So ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Period. No? Wala na. Nanggagaling sa Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So sa talatang 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. So ang salitang kay Kristo at si Kristo ay ginamit ng maraming beses sa aklat na ito, no? Ng Ephesians. Tayo ay hinirang, tinubos, pinagkasundo at pinatawad ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa Kanya ay tumanggap tayo ng kagandahang loob o ng mercy, kabutihan, katotohanan ng mabuting balita, liwanag at kalakasan. Binuhay tayo ng Diyos kay Kristo at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Tayo ay nilikha kay Kristo upang gumawa ng mabuti at mabuhay bilang nagkakaisang katawan ng mga mananampalataya. Hindi katakataka na nakakatuwa ang maging isang Kristiyano, no? Angkop sa tawag sa mga sumasampalataya kay Kristo. No? Yan ang kagandahan, no? Ng pagiging anak ng Diyos. So ikalawang bahagi na tayo, kapasok tayo. So sa ikalawang bahagi, ay mula sa talatang 11 hanggang sa 22. Ang pinaka-heading ng second part ay pinapaging-isa kay Kristo, no? Pinapaging-isa. Ibig sabihin, ginagawa niya tayong isa na kay Kristo. Hindi na tayo marami. Pinag-isa ka kay Kristo. Kaya talalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Verse 11, na walang pag-asa. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil, sabi niya sa mga taga-Ephesians, no? Yung mga Lydians, wala kayong pribilehiyo. Mga hindi tuli, ang tawag sa inyo ng mga Hudyo, sabi ni Pablo sa kanila. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan, no? Ayon sa pinasimulan ni Abraham, di ba? So talatang 12, noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kayo kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. So nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Yeah? Kaya sa talatang 13, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa o union with Christ, no, kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. No? Talatang 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Yan yung shalom sa Hebrew at irene naman sa Greek. Yung peace, yung kapayapaan. So dahil ipinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil, ito yung spiritual Israel, sa panahon natin na ngayon, sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader. Ito yung legalismo, ano? Ng alitan. Ito yung kautusan. Nagkakaroon ng debate o hindi pagkakaintindihan sa kautusan na naghihiwalay sa atin, yung boundary yan. Ano? So sa talatang 15, pinawalang bisa niya ang kautusan, yung law, yung Old Testament. Kasi dumating na si Kristo, pinako na sa krus, no? Kasama ang mga utos, yung teaching, yung Torah, at mga alituntunan, yung mga moral law. Dito upang mula sa dalawang lahi, yung mga Hudyo at saka mga Hintil, ay makalikasya ng isang bagong bayan. Yan yung spiritual Israel na pinagsama na, pinag-isa na kay Kristo. Mga Hudyo at saka mga Hintil na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng shalom at saka ng irene, di ba? So sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, talatang 16, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, binakasan ni Kristo ang kanilang alitan, yung maling paniniwala tungkol sa kaligtasan sa pagsunod sa kautusan. Pinagkasundo sila, itong mga Hudyo at saka mga Hintil, sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan
na siyang iglesia, yung spiritual Israel, di ba? So talatang 17, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan, you know? The good news of peace, you know? Sa inyong mga Hintil na nooy malalayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malalapit sa Diyos. Bakit sinabing malalapit sa Diyos ang mga Hudyo? Sapagkat nandun sila sa Jerusalem, no? The city of peace, no? Sa Jerusalem. Kung kayo makakarating sa Jerusalem, mamamangha talaga kayo, no? Nung ako'y nasa Jerusalem, nag-spend ako ng 4 days dyan, ng 4 nights. At yan ay naging isa sa mga pinakamatagal kong napaglagi, no? Sa Holy Land. Kasi marami kaming pinuntahan na lugar diyan, kaya kailangan kami mag-stay diyan ng 4 nights, eh, no? Sa Jerusalem. At makikita mo talaga. Ay nung ako'y nasa loob ng hotel, Jerusalem Gate Hotel yung aking pinag-stay ng 4 nights, no? Talagang ang hindi ko maintindihan talaga na pag ikay talagang babasa ng Bible tapos nandun ka sa Jerusalem mismo, ang pakiramdam talaga ibang-iba. Kasi nababasa mo sa Bible na yung pangalang Jerusalem, tapos nandun ka sa loob ng Jerusalem, iba talaga. Talagang nandun ka. Ganun ang naramdaman ko. Tapos yun, talagang iba yung panalangin ko talaga na ano. Hindi kayo maniwala, nagkaroon ako ng panaginip dyan eh. No, sa Jerusalem, doon sa 4 na gabi. Isang gabi doon sa 4, di ko matandaan kung ano yung araw na yun na ako'y nanaginip. Na nagkatotoo. You know? Sa Jerusalem yun, ha? Hindi ko makakalimutan yun. Doon sa panaginip ko, kasi madalang ako managinip talaga eh. Hindi naman ako gabi-gabi nananaginip. Hindi, nananaginip ako. Dumarating lang bigla eh. Parang may mangyayari sa akin na maganda. Ganun eh. Ganun na nangyayari sa akin pag ako nananaginip eh. Parang may mangyayaring kakaiba sa iyo. Eh, totoo naman talaga nangyari. Kasi 2018 yun eh. February yun, nung nagpunta ako sa Israel. Doon sa panaginip ko, naglalakad ako sa parang isang lugar na maraming mga rooms. Tapos wala ako nakikitang tao. Basta dumadaan ako sa mga maraming rooms. Silid. Parang nag-check ako. Tinitigdan ko. Tapos yung lugar ng parang lumang lugar, ng lumang room. Ayun, tapos habang nag-check ako, tapos bigla na lang akong tapos sa parang mabilis lang, parang dumaan lang eh, ganun lang. Kasi noong mga panahong iyon bago ko nagpunta sa Israel nung February of 2018. Noong mga 2017, nag-apply na ako sa trabaho ko para mag full-time. Kasi part-time lang ako sa trabaho nung 2017 eh. So nag-apply ako ng full-time position. Kaya noong pagbalik ko nung March dito sa Toronto noong 2018, naka-receive ako ng sulat galing sa main office namin sa downtown Toronto, sa Metro Hall. Ng sulat na natanggap yung aking application sa full-time sa trabaho ko at ako'y binigyan ng full-time na position. Yun na siya kasi, yun ang nakikita ko sa panaginip ko eh. Parang yung nandun ako sa loob ng isang bahay kalinga na matatanda. Kasi maraming rooms eh. Eh, ganun ang trabaho ko eh. Ganun ang ginagawa ko sa trabaho ko. Nag-check ako ng mga rooms. Tinitignan ko yung mga matatandang nakatira sa loob ng kanilang mga tahanan. Ganun eh. Tapos nung ako'y nasa Jerusalem, nasa Western Wall, nung nagpunta kami, nung hinawakan ko yung bato ng Western Wall na banal sa mga Hudyo yan eh. Doon nananalangin yung mga Hudyo, yung mga panatikong Hudyo. Sinisingat nila yung mga prayers na maging si President Barack Obama. Noong nagpunta sila doon, naglalagay sila ng mga sulat panalangin doon sa mga bitak-bitak ng bato eh. Si Donald Trump, nandun din yun. No? Kung hindi ako nagkakamali, nagpunta rin sa Western Wall yan eh. Ang dami mga presidente ng Amerika na nagpupunta dyan sa Western Wall para manalangin. So nagkaroon ako ng pagkakataon na mailapat ko yung aking kaliwang kamay doon sa bato ng ancient stone na yan, ha? Sa panahon pa yun ng Second Temple, ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na lang ang parte na nakikita sa Western eh.
Sabi nung professor natin dito sa Ontario Christian Seminary, si Brother Nelson Dyte, isa mga elder natin, eh hindi raw yun ang original na wall ng temple. Yun eh, parang temple na pumoprotekta sa loob ng templo ng Jerusalem, ng temple ng Jerusalem. Hindi pa yun yung original na temple, actual temple eh, hindi. Parang wall within the wall, parang ganon. May yung, halimbawa, ito yung pinaka-templo ng Jerusalem, yung wall ng temple, tapos meron pang another temple pa. So yun yung western wall, yung another temple. So yun na lang ang natira, no? So noong ako'y nandun sa harapan ng western wall na yun, yun ang panalangin ko. Isa sa mga panalangin ko na sana pagbalik ko sa Toronto ay magkaroon na ako ng full-time na trabaho. Ay nagkatotoo yung panalangin kong yun. Tapos siniling ko yung safety naming pamilya, no? Na huwag kami magkakasakit, no? Maging healthy kami at humaba pang buhay namin, no? So yun ang aking mga panalangin. Wala na, hindi ako humiling ng kayamanan. Hindi ako humiling ng pera. Basta maingatan kami ng Diyos na malayo sa sakit, karamdaman, at bigyan kami ng mahabang buhay, no? Na makapaglingkod pa sa Diyos. At bigyan ako ng full-time na trabaho. Kaya noong nung October nung 2018, no? Pagbalik ko nung March ng 2018, March, April, May, June, July, August, September. After 7 months, naging full-time na ako. You know? Answered prayer. You know? Isa munang panaginip sa Jerusalem, sa hotel sa Jerusalem, tapos sa Western Wall. You know? Lapit lang naman yun eh. You know? So yun, diba? Kaya pag taimtim sa puso mo ang iyong panalangin at naglilingkod ka sa Diyos, hindi imposible ang mga bagay na yan. Ipagkakaloob ng Diyos yan sapagkat tapat ka sa Diyos na nananalangin sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Kahit na hindi na tayo magpunta sa Israel, sa Jerusalem, eh pinalad lang siguro ako na makarating doon. Pinagkalooban ng Diyos na makarating doon. Pero kung wala tayong pagkakataon makakarating, kahit na sa Pilipinas tayo, kahit saan tayo naroroong bansa, basta taos sa puso natin na tayo manalangin sa Diyos. Ibibigay ng Diyos ang panalangin natin. Hindi imposible sa Diyos yan. Kailangan nang manalangin ka ng tapat. Tsaka taos sa puso mo yung panalangin mo. Hindi ka nag-aalinlangan. Diba? So, diyan natin makikita na ang makalapit sa Diyos ay nangangahulugan na tayo may pananalig kay Kristo. Na may kalayaan. May freedom tayo na manalangin sa Ama. At karapatan natin, rights natin yan eh. No, bilang anak ng Diyos na humarap sa ating Ama sa langit na may pagtitiwala na tayo ay tatanggapin ng Ama, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Mamahalin niya tayo at patutuloyin niya tayo sa kanyang kaharian sa langit na bayan pagating ng araw. So ang paglapit na ito ay matatamo lamang sa magitan ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang banal na dugo na nagligtas sa atin at naglinis sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Nakita ko rin yung lugar na ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, yung Golgotha, nakita ko rin yan, no? Sa labas ng Jerusalem. Kasi yun ang sinasabi sa Bible eh. Sa labas yan ng Damascus Gate. Ilalakad ko lang yun eh. No? Nakita ko yan. Pati yung empty tomb. No? Nakita ko rin yan. Kaya nung nalakaran ko yung mga lugar na yan, ay talagang sabi ko, wala na. I am fulfilled na, sabi ko. Nakita ko na eh. Mismong ipapahayag ko na talaga kung ano yung nakita ko. No? Kung yun talaga ang actual na pinagpakuan kay Kristo sa krus. Nakita ko. You know? So, yan ang pangako ng Panginoon sa ating lahat. No? Sa Kristo na naging mediator natin, tagapamagitan natin sa Diyos, sa Ama, sa tao, tsaka sa ating Ama sa langit. So, ang paglapit sa Diyos ay nangangailangan ng tulong ng Espiritu Santo. No? Kailangan natin ng tulong. Ang nananahang kapangyarihan ng Espiritu ay gumagawa upang tayo makapanalangin at makatawag sa Diyos ayon sa kanyang kalooban at layunin. Sa talatang 19, sapagkat sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o mga taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na mga hinirang ng Diyos at kabila na kayo sa kanyang sambayanan. Tulad ng isang gusali, no? Kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. So ang iglesia ay maaaring lamang na maging isang tunay na iglesia kung ito ay kasalig sa walang mali at maaral ni Kristo sa mga unang apostol. Sila ang unang mensahero ng salita ng Diyos
mga saksi sa kamatayan ni Kristo sa krus, at ang kanilang mensahe ay naingatan sa kasulatan ng Bagong Tipan bilang mga orihinal na mahalagang patotoo sa Ebanghelyo ni Kristo at may bisa para sa lahat ng panahon, maging sa panahon natin ngayon. So ang lahat ng mga mananampalataya at iglesia ay nakasalig sa mga salita, mensahe at pananampalataya ng mga unang apostol na nakatala sa aklat ng mga gawa at sa mga sulat ng mga apostol na kinasiyahan ng Diyos. Ang mga sulat ni Pablo, na ang lahat nito, yung 13 sulat niya ay kinasiyahan ng Diyos, ay naging bahagi ng kasulatan ng Bagong Tipan. No? So ang kanilang kapamahalaan ay nananatili sa Bagong Tipan at ang mga kasunod na lahi ng iglesia ay may tungkuling sumunod sa pahayag ng mga apostol at maging saksi sa katotohanan nito. So ang ebanghelyo na ibinigay sa mga apostol ng Bagong Tipan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay patuloy na pinagmumulan ng buhay, no? Nang galing sa Diyos. Katotohanan at gabay para sa iglesia maging sa panahon natin ngayon. Kailangan nilang ipagpatuloy ang misyon ng mga apostol na ipangaral ang salita ng Diyos kahit sa ang dako, sa pamamagitan ng minsan pang pamamahayag ng mensahe ng mga apostol sa sanlibutan. Dapat na ipagtanggol natin at pangalagaan natin ang ebanghelyong ito laban sa lahat ng paninira o pagbabago na gagawin ng mga tao sa panahon natin ngayon sa darating pa. Ang orihinal na turo at aral na galing kay Kristo na ipinapangaral ng mga apostol ay hindi kailanman mapapalitan o mapapawalang bisa ng mga pahayag, patotoo o propesiya na kailan lamang dumating dito sa sanlibutan. Kapag may mga taong magbabago ng salita ng Diyos, babaguhin nila, papalitan nila, ipaglaban natin, i-correct natin sila na hindi na kailangan pang dapat gawin yan. Lumalabas sila mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo, antikristo, no? Kapag binago nila ang salita ng Diyos. Protektahan natin ang salita ng Diyos. Wag nating hayaan na baguhin nila ang salita ng Diyos, no? Sa 21, sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. 22, dapat dahil diyan sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So maraming salamat mga kapatid, natapos na naman natin ang chapter 2 ng Ephesians, ano? From verses 1 to 22. So salamat at tamang-tama. Bago mag alas 6, 5 minuto eh, natapos tayo. No? Ang ganda. Ang gandang pag-aralan ng Ephesians. No? So bukas ay day 42 na tayo. No? Chapter 3 ng Ephesians. So bago ko magtapos, meron na lang akong 5 minuto. Masasalamatan natin. Babanggitin ko ang inyong mga pangalan. Mga kapatid natin, kaibigan, nakakilala, bago pa lamang na pumapasok sa live stream natin ay ating kayong pasasalamatan, no? Maraming salamat sa inyo. At yung mga ilan ay naging regular na eh. No? Sabi nga ni Chaplain Pastor Jerry Fale, mga classmate daw, ha? Classmate sa aking klase. Parang nga namang ano to eh, parang small class tong live stream. Parang isang ano eh, parang classroom eh, no? Ang daming mga nakikinig, mga nanonood, no? Ganda nga eh, di ba? So babanggitin natin si ano, si The Ernest Targaryen uli, no? Marami ng beses na sumusunod siya sa mga live stream natin. Welcome sis. Kung sino, hindi ko sigurado kung babae siya o lalaki. Kaya si Maria Elena Herrera, bago ito. Ngayon ko lang nakita to. Welcome din po. Sister, si Sister Ella Alday, ano, 'yan ang ating number one na ano natin 'yan, na taga-sunod natin 'yan. Ano 'yan eh, seminarista 'yan eh, you know? Nag-graduate ng MBS 'yan, no? Teacher yan eh. No? Teacher ng ano yan, ng guru yan eh. Hindi ko alam kung sa high school ata o elementarya. Si Mary Jane Calma, seminarista rin ito. Nag-graduate din sa MBS ito. Nakapakasawa ata ito sa Manila eh, sa Pampanga. So Jane, kumusta ka Jane? Long time no see. Good to see you. Tsaka si Lilibet Cava. Yan, bago din siya. Welcome po, Sister Lilibet. At tsaka si Evelyn Gonzalez Batralo. Yan. Si sister palagi yan, palagi nating kasama dito sa live stream natin yan. At saka si pastor, si chaplain Jerry Falia, palagi yan. At mamaya papanoorin natin ang programa mo, no? Pastor Jerry Falia. Supporter kami sa iyong programa. Yan. Tsaka si Selpo Marilyn, yan. Ngayon ko lang siya uli nakita dito. Welcome po, sister. At saka si Brother Felix Cura, taga Baclaran, kaibigan natin to, mahal na kapatid natin ito eh. So maraming salamat, Brother Felix. At saka si Grace Taglukop,
Yan, nagiging kaibigan na natin sa ating live stream, ano? Kapatiran natin yan, si Sister Grace. At saka si Brother Emer, Emerson Rivera, dito sa Toronto yan eh. Kasamahan natin dito sa church yan. Ay, kumusta Emer? At saka si Wendell Quarrel Bagain, ay yan, isa sa mga magigiting nating ministro yan sa Laguna. Sa musika naman siya. No? Mahusay. Brother Wendell, thank you sa pagpasok. At maraming salamat sa time ninyo. Si Roland Lorena, first time po siyang nakita sa live stream ko. Si Rolly Ramajesty, welcome brother sa Laguna to. Isa sa mga tagapangaral natin sa Laguna. At saka yung kapatid ko sa Riot, si Lourdes. No? Pumasok siya. Huli na siya pumasok eh. So, that's it. No? Napasalamatan na natin lahat ang mga kapatid natin. So, marami po tayong mga nabanggit at nasabi. Kung gusto nyong balikan, ay malaya po tayo. Mamaya, mapapanood nyo na yan. Kaya yung mga bago pa lamang natin nakakasama sa mga live stream natin, ay pwede kayong bumalik doon sa mga una pa. Kasi ano na, day 41 na ngayon eh. So, ang tagal na, no? So, ang aking goal ay umabot pa ng hanggang 100 pa. No? Day 100. Kasi plano ko hanggat buhay pa tayo, ako loloobin ng Diyos eh. Tuloy-tuloy na yan hanggat merong live stream. Gagamitin natin yan na opportunity kahit natapos na ang pandemic. Tutuloy natin yan. No? Napasimulan na natin eh. Di tatapusin na natin yan. Kung loloobin pa ng Diyos na buong bagong tipa ng ila-live stream natin, gagawin natin kung loloobin ng Panginoon. No? Nakadepende yan kung loloobin ng Panginoon. Kung di tayo pagkakalooban ng Diyos, o kung di tayo magkakaroon ng problema sa katawan natin, ay talagang ano. Ay, sabi ni Rolly Ramajes, hindi po deacons po sa Marikina, sabi niya. Rolly Balberona. Sige po. Welcome, Brother Rolly. At maraming salamat sa inyong lahat. So ngayon, magpapaalam na ako sa inyo. At bibigyan ko ng pagkakataon si Chaplain Pastor Jerry Subito Falia sa kanyang Genius TV program. Lipat na kayo ng channel, ha, mga kapatid. Mapapaindak kayo dyan sa mga musikang patutugtugin ni Chaplain Pastor Jerry Falia. Maganda, tamang-tama, umaga, alas 7 na dyan sa Pilipinas, mapapaindak kayo. Maganda mga musikang pinapatugtog niya eh. At magaganda yung mga, at marami mga pastor, ha, na mga ministrong nakikinig sa kanya. At tumutulong sa kanyang pangangaral. So maganda. Subaybayan niyo siya rin. Maganda po yung kanyang programa. Isang oras. Ano? Sige, magpapaalam na ako mga kapatid. Magkita-kita tayo bukas. Magandang araw sa inyo. Magandang umaga. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Sumayin niyo ang biyaya ng Panginoon. Yung grace niya. No? Mananatili ito habang buhay sa atin. Sa pangalan ni Jesus na Panginoon natin magpakailanman. So long. Have a good day. And have a nice night here in Toronto. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye now.